Guys, makinig tayo dito sa isang TikToker user na ano, nag-comment, nag-react about sa Charles and Kieth issue. Nabasa ko 'yun, yung batang ano, tinawag yung luxury brand yung Charles and Kieth issue, and nabasa ko yung statement niya, and nabasa ko din yung mga bash ng kanya mga commenter sa kanyang TikTok account. So, I'm very curious kung anong side si ma'am, no, dito sa issue na to. But I already have my side, okay? I'm siding with the girl, okay? Pero mamaya na sasabihin ko sa inyo yung reason why. Well, makinig muna tayo kay ma'am, okay? So, let's go! Okay guys, dito tayo sa Charles and Kieth issue. Nakita niyo na ba yung batang babae na nabash ng sobra dahil tinawag niyang luxury brand ang Charles and Kieth? Mm-hmm. Madaling matawa dito kung marami kang perang pambili ng ibang brands na mas mahal doon. True. Pero para sa isang bata, tong pinag-uusapan natin ha, isang bata na hindi siya masyadong exposed sa mga luxury sobrang brands. Mamahal na brands kasi simple lang yung buhay niya. Mm-hmm. And ang pagkakaroon ng isang bag na kasing presyuhan na ng Charles and Kieth ay malaking kaligayahan na sa bata. Minsan kasi ang privileges na meron ka, hindi yun pareha sa iba. Yes. Kaya yung mga simpleng bagay sa'yo, kapag sa kanila napunta, sobrang kinasasaya ng ibang tao. Pipigyan ko yan ng payak na example. Yes. Nung grade 5 ako, sa ito may mga examples din ako sa sarili ko, mga experience ko. Mamaya i-share ko sa inyo. Jongan Romblon kami, nag-aral ng kapatid ko for 1 year kasi may inisikasong property yung mother ko doon. Tapos ako na nagbaon ng hot dog na prito at saka pritong manok. Pinalibutan ako ng mga kaklasmate ko. Oh. Tapos ang tanong nila sa akin, so may kaya na si sila ni mama, silang si ano, si Mamshi, Mamshi Odeli or Odilie, basta may kaya na siguro sila kasi may pritong ano siya, hot dog tsaka pritong manok, no? Grade 5, no? Ewan ko, mga ano lang ata yun sa akin eh, pritong itlog tsaka corned beef, ganun. Nagdaog ka mo sa loto, ibig sabihin nanalo kayo sa loto. Nagdaog means nanalo. Kasi sobrang special sa kanila nung hotdog at nung manok. Hindi ko pwede invalidate yung feelings nila. Special yun kasi para sa akin normal lang yun na pagkain. Yes. Yung parang simple, kumbaga. It might be normal to you but to some, it's just, ano, iba. Iba sa kanila. Expensive, pricey, and it's not common to them. Kung taga Maynila ka, pero sa kanila sobrang special. Yes. Feeling ko parang ganun yung nangyari dito kay Ate Girl, no? Para sa kanya sobrang rare nung opportunity na yon na makarana siyang magkaroon ng ganung klaseng bag. Kaya natawag niyang luxury brand. Pero girl, sa totoo lang ha, sa totoo lang, napaka-affordable ng bags ng Charles and Kieth at magagandang style kasi this is one of my favorite bags. Makikita niyo nga rin to sa social media ko na nagamit ko siya sa ibang photo ko. Kasi gustong-gusto ko to. Charles and Kieth lang to, ha? Charles and Kieth, pero look at this. Minsan kasi, hindi porkit simpleng brand lang, hindi na maganda. Alam mo yun, magkaiba naman kasi yung presyuhang ganyan kesa sa pag pinag-usapan yung mismong style, no? Stylish ang Charles and Kieth. Okay guys, dito tayo sa Charles and Kieth. Okay. Andun lang siya. So, gusto ko sa niya parang pre-promote pa niya yung Charles and Kieth, no? Hindi ko naman, I'm not very familiar with the style, no, styling ng brand, ng fashion ng mentioned na brand na Charles and Kieth, no? But I've heard the brand before, and to be very honest, akala ko talaga luxury brand siya. Kasi nga, I'm not very familiar na yung pinaka, you know, pinaka common is Louis Vuitton, Gucci, Chanel, even Balenciaga, and so on. Yun lang yung mga alam ko mga luxury brands eh, no? And when I heard the brand Charles and Kieth, akala ko din talaga na it's a luxury brand because it sounds so luxurious, elegant, class, and it sounds expensive though. So ito, nung bata ako, wala, hindi kami mayaman eh, no? I'm just blessed now. We are so blessed now kasi nga may means na kami to eat here, to eat there, to travel here, travel there, and to buy things that we need, no? Nakaka-provide na kami sa aming mga sarili, kami magkakapatid, yung parents ko and all. Well, when we were kids, no, sa mga kapatid, ang tingin ko sa Jollibee talaga, not fast food. It's a restaurant for me. It's an expensive restaurant na talagang pag nakakain ako sa Jollibee, I feel so rich.
mayaman talaga yung feeling ko pag nakakain ako ng Jollibee dati, nung bata ako. Pag nakakain ako ng McDonald's, yung ice cream nila na nasa cup, no, nung bata ako, or yung nasa ano, sa cone, I feel so rich already. Now, it's way back early 2000s pa siguro yun. And it's just that yung value kasi para sa amin na hindi pa mayaman dati. I'm claiming kasi na mayaman ako ngayon. Although, you know, I'm still working on being mayaman. Pero I claim, okay, hindi talaga ako papayag na hindi ako yayaman. Ganun yung mindset ko, okay? Anyway, so, yung JanSport na bag, okay, dati akala ko luxury brand yan nung bata ako. Kasi pag may JanSport ka, ano ka, mayaman ka. Kasi yung nakaka-afford lang sa mga classmates ko or sa mga kilala ko, yung nakaka-afford lang yung JanSport na brand, may ano talaga, may kaya talaga. So, it's not just, not because the community say so na ito luxury item to, or just because it's listed as luxury item, luxury brand, dahil sa company, no, for example Louis Vuitton and all that, no, doesn't mean na yung JanSport para sa iba hindi na yung luxury, because for them yung value ng JanSport or ng ibang brand is the same value kung ano yung tingin ng mga mayayaman sa Louis Vuitton, Chanel, and so on. So I think that we should stop, you know, yung parang lahat ina-apply natin sa buhay ng ibang tao. Just because this is a luxury brand for you, dapat para sa lahat luxury brand na siya. Well, if it's not luxury brand for you, pero sa ibang tao, talagang tingin nila dun. Luxury brand. So, let them be. Let it be. Okay? So be it. Okay? Kasi hindi naman tayo pantay-pantay ng estado sa buhay. Kaya nga, lahat tayo may pagkakataon. Okay? We have the chance to better ourselves and lives, no? Habang tayo ay nabubuhay. And at the end of the day, yung luxury brands na yan, na pinagyayabang ninyo ng mga bashers, man, babalik tayo sa lupa at hindi natin niya madadala. Hanggang dito lang yan sa mundo. Yan yung tatandaan ninyo. And most sa mga bashers talaga, mostly sa mga bashers, yung pa yung walang luxury brands. Okay. So, yan. Just spread love and positivity. No? Stop harassing people online and bullying them. Okay? So, God bless. Bye.